natin sa pag-aalaga sa sarili natin. Kailangan alagaan natin yung sarili natin. Unang-una yung kalusugan natin, tapos yung pang sa mukha. So kung may time pa kayo magpaahit ng kilay, kahit nasa bahay lang tayo, kailangan hindi natin pababayaan yung sarili natin, guys. And share ko lang sa inyo, guys, yung mga ang mga natutunan ko, mga yan regarding sa kalusugan. So kailangan, guys, more gulay, prutas, tapos kung kailangan, huwag natin tamaran na mag-exercise paminsan-minsan. Kasi ako, guys, minsan ako nag-jogging, yan, pag naramdaman ko na medyo tumaba na ako, ayan, tapos kailangan, guys, i-balance natin yung pagkain natin. So kahit wala tayong, at mahirap lang tayo, guys, kailangan kontrolin din natin yung sarili natin kung ano yung dapat natin kainin. Kailangan kontrolin natin, kasi kung ikakahabuti na naman sa sarili natin, diba, guys? Dami ko sinabi ko. Pero hindi naman ako. So, based dun sa experience ko, guys, kasi nga, dati akong nagsiserve dun sa pinaka Big Boss. So, yung diet niya, ako ang gumagawa. So, nakikita ko kung ano yung, sa maghahapon na kinakain natin, nakikita ko kung ano yung mga dapat niyang kainin. So, kung hindi sila mayaman, pero yung kinakain nila, katulad din, simple lang, guys, puro ano, hindi lang sila more may mga seasoning, gusto nila yung natural talaga. Tulad ng mga gulay, guys, in-steam ko lang, tapos yung partner ng gulay, konting singkamas, yung pinakakanin niya, guys, tapos nilagang lagyan saging, tapos kamote, nilaga, ay mga simpleng pagkain na talaga, guys. Kung talagang ano din sila sa sarili nila, yung hindi sila yung mahilig sa mga meat, ganon. Tapos yung isda, ganon. So, nakikita ko, guys, kung paano sila kumain sa maghapon, almusal, tanghalin ng hapunan. So, ako ang nagpiprefer dun sa mga diet food nila. So, nakikita ko. Kaya, minsan, syempre ako, mahirap lang tayo. Iba-iba tayo, guys. May mayaman, may mahirap. Kaya nga, sabi ko nga dati nung bata ako, bakit may mahirap? Bakit may mayaman? Tanong ko sa sarili ko nung siguro mga elementary ako nung nasa province ko. Kasi nga, sa karamihan dun sa amin, mga mayayaman na. So, kami, yung hanap ko ay nang namin pangingisda. Tapos, yung tatay ko, nag-ano ng although may motor kami, naghabal-habal yun. So, may, hindi naman kami sabi mong talagang kapos sa buhay. Mayroon naman din kaming pinagkukuhaan na hanap buhay. So, iba pa rin talaga yung masasabi mo mayaman. Kasi nga, di ba? Kaya tanong po sa sarili ko dati, guys, bakit may mahirap, may mayaman? Di ba? Ngayon, alam ko na. Kaya, edukasyon ang kailangan. Kaya, alam mo, guys, ako, kahit anong hirap namin, talagang pinangarap ko talagang makatapos yung mga anak ko. Kasi nga, yun lang ang magiging kayamanan nila. Kasi nga, pag once natapos ka, yun nga, diba, hindi ka matakot na umalis sa isang kumpanya, hindi ka kayang utos-utusan, kasi nga may pinag-aralan ka, so pantay-pantay pag nasa opisina ka. So, kahit ako, guys, hindi tapos, nag-office ako. Pero, pag may mga taong gano'n na masyado nang mataas sa sarili nila, talagang hinaharap ko, tapos kinakausap ko. Sabi ko, oo, tapos lang kayo. Kami hindi tapos, yung mga hindi nakatapos. Pero, sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo. Di ba, guys? Naganon ko sila. So, may tao pa rin gano'n na, alam mo, napakataas na tingin sa sarili nila. Pero isa lang naman yung kinakain natin. So, nakakain yun. Yung nakakain nila, nakakain din natin, diba? So, parang may tao talagang ganun, guys. Hindi natin maiwasan sa mga iba-ibang tao. So, yun, guys. Advice ko lang, kailangan talaga natin yung mga anak natin, kailangan talaga ikayod natin, sikapin talaga, kasi yun lang pamamana sa ating kayamanan. Kasi pag sila nakapagtrabaho, ayun na nga, guys, na ayaw nilang maranasan na yung mga walang sapat na hindi nakapag-aral, ganun lang ang trabaho.
So, nagtitiis sila kahit anong hirap, di ba, guys? Yung tulad ng mga ano, di ba? Yung inahalimbawa ko lang, guys. Hindi naman ako, kasi naranasan ko yung, guys. Naging janitress din ako. So, hanggat na-discover ako, na nag-office na ako. Kasi, alam mo, guys, kahit hindi ka tapos, tapos yung mga, ang nakapaligid sa'yo, mga edukado. So, nahahawaan ka, guys, kay mga, ano nila, yung mga ginagawa nila. So, hindi ka man physically na nag-aaral ng actual na ano. Pero yung pag na-encounter mo sila, na ano, unti-unti, I mean, mayroon kang matutunan sa kanila. Kaya, yun ako, in-apply ko talaga yun, guys, na maging professional, maging maingat sa pananalita, sa mga kilos, tapos, kahit gano'n yung trabaho ko, receptionist na ako, so, paano ma-encounter sa tao, so, paano ko sila maasikaso, tapos yung mga appointment nila, kailangan ko siyang ano. So, lahat guys, ano, wala yun sa pinag-aralan. Nasa tao yun. Kung talagang gusto mong matuto sa mga trabaho, sa mga gawain, paghihirapan mo talaga. So, hanggat may i-apply mo sa ibang tao yun. So, yun. Ang dating mo nun, guys, professional ka na rin. Feeling mo tapos ka na rin tulad nila. Yun, guys. Kasi nga, noon, kasi puro factory noon, noong time na yun, electronics. So, yung background ko talaga, guys, electronics. So, hanggat nung, syempre, nagkakaedad na, nagkakalipatan na yung mga company. So, ang lalayo na, sana sa Laguna na, wala na sa Maynila, karamihan. So, totoo, isishare ko sa inyo, guys, yung mga experience ko. Naka-team, 10, masaya talaga. Naka-10 companies na ako, guys. From hanggat simula nung maliliit mga anak ko hanggang ngayon. So, kailan lang ako nag-resign. So, talagang sinikap kong, ano, maging mabago yung, kasi dati guys, nag-operator ako ng elevator, so mag-maintenance ko yun. Yung lilinisin mo. So, hanggat marami kang nakikita, nakikilala ang tao doon, bakit kanya na trabaho mo, ganito nito, marami nagtatanong, baka gusto mong kapay sa ganito. Eh, sabi ko, kung masaya ka sa ginagawa mo at masaya ka sa trabaho mo, hindi mo siya iiwan. Hanggat may kumuha sa akin, guys, na mag-apply ka ng receptionist, mag-apply ka ng sa office, staff. So, nag-try ako, guys. Awa ng Diyos, yun nga. Sabi ko, kaya ko to. Lagi kong sinasabi ko sa sarili, kaya ko to mag-xerox, kaya ko to mag-scan, kaya ko tong mag-ano ng mga meeting na magpapareserve ng meeting, kaya ko kang sumagot ng phone. So, lagi ko iniisip yun, guys, na kaya ko. Hanggat natutunan ko yun. Ayan, guys. Kaya, sabi ko nga sa mga anak ko, mag-aral kayo mabuti. Para, sinasama ko sila sa office ko, sa Makati, na pag kayo tapos, ganito magiging trabaho nyo, kayo ang pagtitimplahan, kayo ang pagsisilbihan. Pero, kailangan nyo pakikisama nyo sa tao, kahit ganun ang trabaho nila, may taga-linis, may taga-serve, kailangan ang pakitungo nyo sa kanila, maganda. Huwag nyo silang mamatahin na ganito na trabaho nila. Kasi nga, naranasan ko yun. Kasi nga, ako, hindi ako nagpapakita sa kanila na ganun kailangan, maayos ka sa sarili mo, sa pananalita mo, kaya nga, ingat tayo sa pananalita. Kahit saan naman, guys, ingat tayo. Kasi pag may once na may naapakan, kahit may nasaktan, iisipin mo yun, guys, bago ka matulog. Promise. Kasi ganun ako. May nasaktan ba ako? May nasabi ba ako? Ganun. Kaya, nasa atin yun, guys. Kaya, share ko lang sa inyo, guys, ang buhay ko. Ayan. Pati mga product. See you guys. God bless you. Napapadaldal na naman ako sa vlog ko. Ayan. Bye, guys.